Morning mga Bergs. So nasaan man kayo, magandang tanghali o magandang gabi. Nakikita nyo ang ganda na naman ng panahon. Wala nang usok. Ayan, lumalabas na naman ang ganda ng aming spring. Spring pala mga Bergs, wala pang summer. So mamaya siguro magandang maglakad-lakad. At medyo malamig pa, pero sakto lang, kaya. Hindi na katulad na winter. Ito yung the best na panahon. Kaya, nandito na ba yung bus ko? Ayan na, sasakay na ako. 101 ba to? Oh yeah, 101. Ay, hindi pa pala. So, kunin ko muna yung bus pass ko. Ayun na. Taka lang mga ka-Berks. Amazing day. Blue sky na naman kami, mga ka-Berks. Ganda na naman ang panahon. Sana wala nang hindi na magkaroon ng fire ulit. Ang lamig. Kita nyo, ang ganda, oh. Sarap mag-camping, maglakad-lakad. Nandito na ako sa train station, mga ka-Berks. Hintay na lang ng train. So, bukas, day off ko. At sana ganito din ulit ang weather. At makapaglakad-lakad. Hanggang matapos ang aming pag-hike. Excited na ako. Kasi parang ipupush ko yung limit ko sa pag-hike kasi mahaba nga to eh. Pero kagaya nga nasabi ko sa inyo, nag-prepare kami sa paglalakad. Ito yung way namin na mag-exercise, maglakad ng mahaba. At least anticipate namin yung gaano kalayo yung lalakarin namin. So, yun mga ka-Bergs, hintayin nyo yung event na yun. Clearview pala. Parating na. Ito yung sinasakyan ko pag pauwi ng bahay. Papunta na Clearview. Baga naman ang train. Lamig. Nag-jacket na ako, malamig. Di kaya ng katawan. Pero parating na naman yung train ko. Kaya konti na lang ang exposure. Siguro plus 9 kaya malamig. Pag single digit mga ka-Berks, ramdam pa rin ang lamig. Ayun na, yung train. Sakay muna ako dito mga ka-Berks.
efforts. Tapos na naman ang trabaho. So, day off ko. Bukas, kaya masaya. Pero hindi ako matutulog ng maaga dahil susundo ako sa kapatid ko. Yung gusto kong kapatid. Nag-travel siya. Mag-isa. Tapang. So, yun. Susundin ko siya mamayang gabi, midnight, ang dating niya. Uwian na. Hintay ko lang yung bus mga ka-works. At maglakad-lakad kami ngayon dahil nahinto yung paglalakad-lakad namin dahil na, di ba, masama yung panahon, smoky at may allergy ako. Lumalala dahil doon sa mga dadalayan. Kaya okay na rin na hindi mo na kami maglakad-lakad. So, see you later. Kauwi na, mga perks. Nyo. Sobrang blue sky pero cloudy, hindi siya masyadong mainit, medyo sabihin natin na magandang panahon, hindi malamig, hindi mainit, kaya saktong-sakto sa paglalakad. So, sinisip ko na naman yung allergy ko. Pero, kaya na yan. Mamaya, okay na ulit yan. So, samahan nyo ulit ako sa paglalakad. Mga ka-berks, so, nandito na ako sa bahay. Papakita ko sa inyo yung halaman na tinanim ni Mama. Yung binili namin na may kamahalan. Ayan. Maganda naman siyang tingnan. Alam nyo mga ka-berks, ang tagal na namin dito sa bahay. Pero ngayon lang to gumanda. Kasi nga marami nang naitanim. Tapos pinaganda pa ni Mama. Kaya yan ang hitsura niya. Iba rin talaga pag may bulaklak ang bahay sa harapan at likuran. Ayan. Oras na para maglakad. Perks. Alasing ko na. Nakakain na. May energy na. So, tara na. Maglakad na. Matanggal na yung mga taba-taba sa katawan. Mabawasan man lang yung calories na kinain. So, yun. Doon ulit kami mamamasyal, kaya wala nang masyadong exciting dito. Kaya mamaya na lang. Ayan, palakad-lakad habang maganda ang panahon. Dito na kami, mga kabits. Grocery muna daw. Ng pang banana cube. Dito mga ka-berks. Wala nga. May sababa dito. Wala naman saba, no? Walang saba dito. Kaya ang bananang ginagamit namin iba. Ano bang tawag doon? Plantain. 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 Plantain banana. Ayan. Pakita ko sa inyo. Nakaisip may dala ng plastic bag. Ayun, oh, dami nga naman. At magaganda pa. Wow. Mura. Ito yun. Mura tayo ng medyo maganda-ganda. Plastic. Alam naman marunong pumili. Lulutuin na ba ito ngayon? O bukas? Dahil day off ko. Bukas na lang.
Anim. Cereals. Ano? Noodles, no? Chichirya. Ice cream. Ito yung sabi, saging lang mabibili, pero punong-puno ang bago. Saging, oh. Marami ka man nabiling saging? Parang gusto ko nito. Parang gusto ko nito. Kaso maalat to, di ba? Sobrang alat. Iba na lang. Iba na lang kunin ko. Ayan na. Ang reward ng paglalakad. Ice cream. Pagtaba na naman ang punta. Tara. Ice cream tayo mga kabirds. Yeah, ginawa naman ako kaya ng talong. Ang liit na, oh. Dati ang laki pa nito. Ganito. Ang laki ng, ang laki na niliit. Tama ba yun? Tagalog? Alin? Ang laki na niliit. Bukas na ako magluluto ng banana. Pakita ko sa inyo. Gabi na, mga kaburks. Ah, 11:35 na. Laman lang aurora. Yung moon. So, susundo kami ngayon. Sunduin ko yung kapatid ko. Turista. Medyo malamig. Malamig pa sa gabi. Dilim. Dilim kasi gabi na. So, punta lang namin yung sasakyan. Hindi nyo makita kasi nga gabi, diba? Tingnan natin. Yun. Tingnan natin ang kunting liwanag. Flashlight. Ngayon ko lang ito na-discover, ah. Pwede pala ganito. Hindi kasi nagbibidyo sa gabi. At first time ko din naman magsundo ng ganitong gabi. Naku, baka di pa ako makalabas, ah. Masyadong sagad yung nasa likuran ko. Kalabas kaya kita, ma? Try ko. Di mo, ma, hindi ako mabangga, ma. Sa likodan. Sa likodan. Concentrate lang ako, mga kabuks. Siguro may alis na kami, mga kabuks. Mga ilang ano pa, reverse. Kapag reverse at back and forth, kaalis lang. So, ayun. Ay, hindi ko na kayo i-hold pa sa pag
ba yun? Quarter mo na pala na. Nandito lang kami sa airport mga kabarks. Pero magpapagas muna ako. Nandito kami sa Petro-Canada. Ayan. 12:30 pa naman. 12:30 pa yung dating. Pagas muna ako kasi mura dito. Isa dun sa city. Ayan mga kabarks. So, kahit gabi na, dami pa rin nag may paalis. Ayan. Alis ba? Sige, umayos ka na at ako natatabi dyan. Ay. Pumisto lang siya. Buisit. Kaya nga. Saan na kaya si Bina? Kami mapwestuhan kasi lahat ng gaan ay nagsusundo. Sunod lang abot ng aeroplano? Oo. Wala pa yung ano namin. Parating pa lang. Nasa taas pa. Yan na ito. Mahirap mag-parking. Kala ko madali mag-parking dahil gabi na. Yung pala eh. Mahirap din. Akala ko lang pala. Pero kay Pongko na naman mag-ikot. Sali mo, ma'am, may parkingan na duman. Pero okay naman kita digdi. Oo, sa iyo na sinabi mo kay Pila. Kaso ba, kapali yung kita digdi, taki Uber baga ni. Bala na. Di pag pinalayas kami ni Uber, di. Malayas kami. So, hintay-hintay lang kami dito. Jo, uwian na mga kabirds. Kasundo na mga sundo. And see you in the morning. Dahil day off. Mag gawa tayo ng something interesting. Ano nga interesting niya na? Luluto nga ako ng banana queue. Yun ang interesting tomorrow. Kasi papakita ko sa kanila kung anong banana queue digdi sa Canada. Banana queue digdi sa Canada. Mayong ano, barbecue steak. Yun. Tingnan nyo dito. Mga kabirds, kung sa Pilipinas ang gabi eh marami ka pang tao makikita, dito ano na, as in walang wala, diba? Pati sasakyan wala. So yan ang gabi dito sa sa amin. Tahimik na tahimik. Ayan. Tulugan na mga kabirds. Good night and see you tomorrow. Breakfast tayo mga kabirds. So umaga na. Mag-iinom ako ng gamot dahil lumalala yung allergy ko na naman. Walang kamatayang allergy. So grabe ang dandala yung kasi. Kaya kami kahapon hindi na tumuli. Maliban sa nasobra na ako ng kain kahapon, sumasakit yung utsang ko. So ngayon, kain na naman. Andun muna ako ng gamot. Malala. Malala ang mga ano ngayon, dandala yun. Marami. So, dahil lay off ko may mga birds, sanang na ako nalabahin. Kaya, importante may lay off.
Kasi yung mga gawain mo na hindi mo nagagawa pag may trabaho ka dahil tinatamad ka o dahil pagod ka sa work. Pero madalas, ayun, tamad. Dahil nagtrabaho ka na nga, parang gusto mo na lang magpahinga. Pag-uwi. No? Kaan na yun? So, inilipat ko pala yung sasakyan. Kasi, pinark ko yung sasakyan kagabi sa, ano, malayo. Doon sa, hindi ko pinag-papark naman, kaya inilipat ko siya. Tapusin ko lang itong mga kabalik. Punta na ako sa sasakyan ko. Chow muna. Chow muna sa asal ko. Gusto makisalo. So, gawa na tayo ng ating merienda. Binili nating banana. So, dahil walang saba dito sa Canada, ito yung ginagawa naming pang banana cue. At gagawa rin ako ng ano bang tawag dun sa Pilipinas? Yung may arena, mga kaburks. Yung pang banana cue. Ang ano lang dito dahil nga wala tayong stick. Wala akong stick na gagamitin. Kasi diba, sa atin, nilalagay sa tinutuhog pa siya. So, dito, may patuhog naman dito kaso matrabaho pa yun. Hindi ko na gagawin yun, mga kabirds. So, yun, hihiwain ko lang itong mga to at lulutuin na natin. Yan. Masarap naman to kung minsan kasi may matigas na part na banana at ito medyo malambot na nga to eh, kaya okay na to, matamis, parang maganda yung pagkaka ano nila ngayon itong banana na to. Ayan. Kasi minsan ang daming itim nito, so ngayon parang maganda siya. Ayan. So, hiwain ko lang itong mga kabirds at lalagyan ko ng sugar. Yung wala pa rin tatalo sa saba natin, syempre. Iba pa rin yung kinagis na nating banana. Pero pwede na rin 'to pang ano ba? Para lang mawala yung crave natin doon sa pagkain ng Pinoy. Kasi syempre hindi nawawala yung ano natin, pagkasabik natin sa pagkain ng Pilipinas. So, yan mga kabirds. Nilagyan ko na ng arena. Lagyan ko lang ng konting asukal. At lulutuin na natin. So, yan na mga kabirds. So, habang nagluluto tayo mga kabirds, pag-usapan natin yung disappointment. Yung mga pumupunta dito sa Canada. Yung may
high expectation siguro na iba yung buhay nila sa Pilipinas or nung pagpunta nila dito, iba yung gusto nila na mangyari. Ba yan? Hindi ko makita yung ano ko, tripod ko eh. So yan, ayos na. Yung iba siguro mga ilang taon lang or mga expectation nila na mga ilang years lang mayaman na sila. So kung pumasok kayo dito mga kabirds, mga foreign contract worker, syempre iba yung magiging buhay nyo. At dahil nga foreign contract worker kayo, yung sweldo nyo nasa minimum wage lang, kumbaga. Or depende dun sa contract nyo na pinirmahan. So, limitado. Pag na-immigrant naman kayo, medyo may chances na kayo na magdalawa ng trabaho or pwede kayo mag-upgrade na mas lalaki ang sweldo nyo. So, bakit yung mga matatagal na dito at yung iba hindi naman yumayaman? Kasi nga, mga kabags, kung dito mo gagastusin yung perang kinikita mo at marami kang bayarin, hindi ka siguro yayaman. Kasi nga, sa bayarin, dollars din ang katapat. Hindi katulad sa Pilipinas, pag inuwi mo, diba, more than double ang pera. Kaya, kung pagyaman lang ang tatanungin nyo at hanap nyo dito mga kabirds, iuwi nyo yung pera. Kasi, imposible na yayaman kayo dito unless lang magninegosyo kayo. Maghahanap kayo ng negosyo dito at kung yun ang hilig nyo, ang pagninegosyo. Pero kung yung sweldo lang ang aanuhin nyo, pagbabatayan nyo para yumamang kayo, mahirap. Dahil nga, pag lumaki rin ang sweldo mo, marami ka rin gustong bilhin at para ipantay doon sa status ng ano mo, hanap buhay mo. Katulad ng magagandang bahay, syempre kung maganda ang trabaho mo, gusto mo ng yung status ng trabaho mo, maganda rin ang bahay mo, pati sasakyan. So, yung sweldo mo, minsan hindi na makahabol doon sa status ng ano mo, estado ng buhay mo. Kaya, ang nangyayari, paycheck to paycheck pa rin. Kaya, ang ano dito, sa Canada, bihira ang nagiging mayaman. Career-wise, siguro marami mga kabirg sa career-wise, marami naman umaangat dito. Pero yung sasabihin mo na mayaman, kukunti lang siguro or wala lang sa circle ko na may nakita akong mayaman na Pilipino. So, baka isa pa yung mga kabags. Kasi diba, depende sa circle of ano mo. Baka mayroon naman na mga Pilipino talaga na yung mayaman. Hindi ko lang alam, diba? Pero dahil nga maraming na di-disappoint pag nandito na sa Canada, na akala nila yung pagtungtong nila ng eroplano, siguro depende yun mga kabirds kung ano yung ano nila, perspective nila or yung tingin nila sa Canada.
kung ako tatanungin yung mga verse nung umpisa pa lang ako dito sa Canada, ang ano ko lang talaga ang trabaho, yun lang. Naisip ko bang yumaman o magpayaman dito sa Canada? Hindi ko naisip magpayaman actually. Sa gustong magpayaman dito sa Canada, siguro yun lang ang masasabi ko na magnegosyo kayo kasi syempre kung iba ang profit ng kumbaga tumataas, hindi katulad ng sweldo, swelduhan ka, naka-fix lang siya. At kung wala kayong balak dito sa Canada mag-settle, mas mainam na huwag niyong dalhin yung pamilya ninyo, doon nyo ipundar ang perang kikitain mo kasi mas may possible pa na yumaman kayo sa Pilipinas dahil nga yung value ng pera dito mas malaki, diba? So, yun lang ang chika natin mga kaburks habang nagluluto ako. Siguro mga kaburks kung kung may isa akong babaguhin or nanaisip ko nung bata-bata pa ako or siguro hindi pa naman siguro late, pero kung maaga ka nag-umpisa na nandito ka sa Canada, siguro mas maganda nga talagang mag-business sa Pilipinas kung meron kang pagkakatiwalaan sa Pilipinas habang nagtatrabaho ka dito, katulad ng misis nyo, yung mga asawa nyo, or may maaasahan kayo pag-uwi nyo ng Pilipinas, nabibigyan nyo ng pera, siguro yun, mas maganda na magnegosyo para hindi ka lagi nagtatrabaho sa yung nangangamuhan. At least yung tinatrabaho mo sa negosyo mo or hindi ikaw ang mismo nagtatrabaho ng physically, may inuutosan ka. Siguro yun ang magandang gawin kung hindi nyo balak na tumira dito sa Canada dahil nga ang bayarin dito madami, lalo na kung advantage na sa inyo na may bahay kayo sa Pilipinas, diba? At kasi kung ang gusto nyo may puhunan lang kayo kaya kayo nag-abroad, magandang idea yun. Pero kung dream nyo talaga pumunta ng Canada at manirahan dito, masasabi ko lang, kung gusto niyo talagang maaluwal na buhay, ay yun, siguro ang magnegosyo kayo. Binuhusan ko na ng asukal mga kaburks, ganyan lang. Papatuno lang at dumikit at didikit na siya sa banana. Ayan na, yung kinalabasan ng banana cube. At yung mga hiniwa ko ng maliit. Aba yung pancake. So, tara na. Kumain tayo. Enjoy natin to habang mainit pa. Ayan, tumitigas na yung mga, yung asukal. Sobrang lambot ng saging. Kaya mas maganda sana to kung hindi masyadong hinog yung saging. Pero pwede na rin.